Magandang araw po sa inyong lahat. Nandito po muli ang inyong kaagapay sa Elementary Mathematics, Lito sa Imurin, upang maghatid ng mga video lesson na maaaring magamit ng inyong mga anak, lalo na po yung nag-aaral sa kanilang grade 6. So sa oras pong ito, ang pag-aaralan po natin ay tungkol sa the end term of a sequence. No? Tungkol saan po ba itong ganitong topic? Medyo related po siya dun sa tinatawag nating number pattern. O sa ibang book naman ang tawag nila number sequence. No? At the same time, ituturo ko rin po paano ba mag-isip na mag-formulate tayo ng formula para ma-solve yung ating the end term of a sequence. Okay? So simulan na po natin. Meron tayong example sa board. Halimbawa, meron tayong given number. 3, 6, 9, and then blank. Okay? So, pinapahanap sa atin yung blank. Paano natin malalaman yung blank? So, mula sa mga naunang number, magkakaroon tayo ng idea kung ano ba yung susunod na number. Okay po? Halimbawa, sabi niya 3. Tapos yung 3 naging 6. Mula 3 papuntang 6, ilang unit pa yung lalakbayin natin? So from 3 to 6, masasabi natin na meron tayong 3, di ba? No? Para siyang nag-add ng 3 or nag-plus ng 3. Tapos mula 6 naging 9. Ah, parang pareho yung pattern. Plus 3 na naman yun ah. Di ba? 6 plus 3 equals 9. Okay. So, and then blank. So, dahil sa ating naunang pattern, maaari nating ma-predict, maaari nating malaman yung susunod. Dahil nakita naman natin sa ating pattern na parang nag-a-add lang ng 3. So, ano itong nandito? So, 3, 6, 9. Ano yung pwedeng susunod? 12. Very good. So, 12 yung nandito. Paano natin nalaman? Dahil dun sa mga naunang number. So, itong mga nauunang number ang nagbibigay sa atin ng clue para malaman natin yung susunod na number. Okay po? So, ganyan po yung end term of a sequence. Kapag ganyan yung ating number, ano yung magiging formula natin? Kung mapapansin nyo po, dahil yung number ay parang nag-a-add ng 3, so susulat muna siya doon. At dahil naman eksaktong 3 siya nagsimula, so masasabi natin na ito ay 3n. Yan po ang magiging formula, 3n. Yung 3n po ay kumakatawan sa counting number o pwede rin whole number. Halimbawa, diba pag magkadikit yung dalawang symbol sa mathematics, nagpapaiwatig to ng pagmumultiply. Itong n natin, pwedeng counting number 1, 2, 3, 4. Halimbawa, 3 times 1, edi 3. Halimbawa, 3 times 2, 6. Halimbawa, 3 times 3, 9. 3 times 4, 12. O kung may susunod pa, 15, 18, etc. So, ganun lang po siya kasimple. No? Ganun lang din kadali gumawa ng formula. 3n. Bakit 3n? Eh kasi eksaktong-eksakto. 3 times 1, 3. Okay? So, ganun lang po. O halimbawa naman, nagsimula siya sa 4. Tapos naging 7. Tapos naging 10. Ano na itong susunod? So, para malaman natin, pag-aralan natin yung nauna. Mula 4, naging 7. No? Pag nasa number line tayo, mula 4, ilang hakbang papuntang 7? So, meron din tayong 3. No? Mula 4, papuntang 7, para din nag-plus 3. Okay? And then, mula 7, papuntang 10, ilang hakbang 7? 8, 9, 10. Aba, 3 din. So, para din nag-plus 3. O dahil pa nag-plus 3 yung dalawa, malamang yung susunod, plus 3 na din yan. So, 10 plus 3 equals, ilan po? Ano po yung nandito sa blank? Very good. 13. Ayan.
So 13 yung nasa blank. Now, ano yung magiging formula natin? No? Ano yung magiging formula? Dahil para ka rin nag-a-add ng 3, so ang magiging formula mo dyan, 3n din, 3n. No? 3n. Kaya lang, may kasunod pa to. Bakit? Kasi nagsimula ka sa 4. Kung itong n ay counting number, 3 times 1, 3. Ay, hindi ka sa 3 nagsimula, 4. Paano yung 3 magiging 4? Ay, didagdagan mo ng 1. Kaya ang formula natin ay 3n plus 1. Nagigets niyo po? Kasi 3 times 1, 3 plus 1, 4. Ayun. O yung n naman, gawin natin 2. 3 times 2, 6 plus 1, 7. Ayun. Okay? O yung 2 naman, gawin natin 3. Kasi itong n, counting number siya, you know? Okay. 3 times 3, 9 plus 1, 10. Ah, okay. Kaya pala ito ang formula. 3n plus 1, meron na siyang karugtong na plus 1. Kasi hindi naman siya eksaktong nagsimula sa 3. Kagaya ng unang example. Na? Okay? So, doon po yun nakukuha. Yung mga formula, mga anak, yung nakita nyo sa module nyo na may ganitong formula. Ganun lang siya. Eh, sir, eh, paano yung ano? Ang formula niya, 3n minus 1. O, madali lang yan. Kung kanina, plus 1, 4. Eh, yung 3, 3n minus 1. So, pwede yan. Maaaring sa 2 nagsimula. Tapos dahil 3n, 2 plus 3, 5. Dahil 5 plus 3, 8. Tapos halimbawa may blank. O ano yung nasa blank? Eh, mula 2 papuntang 5, para kang nag plus 3. Mula 5 papuntang 8, para ka lang din nag plus 3. So mula 8 papunta dito sa blank, magpa plus 3 ka din. O 8 plus 3 equals 11. O, ganun naman siya, no? Okay. So, ang formula naman niya, 3n minus 1. Sir, bakit po naging minus 1? Kasi mga anak, kung ang n na ito ay counting number na pwedeng maging 1, 2, 3. Tingnan nyo, ha? Halimbawa, naging 1 siya. 3 times 1, 3 minus 1. 3 minus 1, 2. Ayun. Kaya, yung pala formula niya. E sa pangalawa, okay, punta tayo sa pangalawang counting number. 1, 2. Gawin natin 2 ito. 3 times 2, 6. Minus 1, 5. Ayun. Kaya yun ang formula. Okay? Ganun lang siya kasimple. Ganun lang kadali. Okay? Para lalong mas maintindihan, mag-add pa tayo ng mga example. Ayan, pasensya na kayo. Nahihirapan yung isang kamay ko eh. Okay, halimbawa naman, punta tayo sa 5, no? 5. 5, 10, 15, 20. Ano itong susunod? Siguro naman, hindi yan na kayo ah, kung ano yan. 5, 10, 15, 20. Ano susunod? Very good. 25. Paano yan nakuha? Malamang mula dun sa umpisa, 5 papuntang 10. Kung sa number line, ilang unit yung pag-jump noon. E, diba? Para ka lang nag-plus 5. Tapos 10 papuntang 15. Plus 5 din yan eh. Tapos ito, plus 5 din yan eh. Tapos ito, plus 5 din yan. Ayan na. Okay. Kaya yun ang napunta sa ating block. Ngayon, ano magiging formula niyan? Dahil para ka lang nag-a-add ng 5. Oh, meron ka na kagad. 5n. Yan ang formula mo. 5n. Ano yung n? Nagkakatawan siya sa counting number. Pwedeng maging 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. And many more. Bawa, 1 siya. 5 times 1, 5. Ayun. E naging 2. 5 times 2, 10. Ayun. Naging 3. 5 times 3, 15. Ayun siya. Kaya ibig sabihin, tama yung formula natin, 5n. Sir, paano po yung ano, may napa-plus na 5n, halimbawa 5n plus 2?
Yung mga ganito, maaaring magsimula siya sa 7. Tapos nag-add ng 5, 12. Nag-add ng 5, 17. Nag-add ng 5, 22. Nag-add ng 5, ilan na yun? 27. Okay. So, dyan pa lang, makakakita na tayo ng pattern. Alam mo na yung susunod. O, halimbawa, may blank dyan. O, ano yung magiging susunod? Hindi 32. Diba, ganun siya. Para lang siyang nag-a-add ng 5. Kaya lang, hindi siya nagsimula sa 5 mismo. Sa 7 siya nagsimula. Okay? So, parang ganun lang siya. Ano magiging formula nito? Dahil nagpa-plus siya ng 5, meron ka ng 5n. Okay? At dahil hindi naman siya mismo nagsimula sa 7, mula 5, paano ka ba makakakuha ng 7? Hindi dagdaga mo ng 2, kaya ang formula natin, 5n plus 2. Ito na ngayon ang formula natin para dito. Okay? Ganun lang po siya kasimple. No? O kung halimbawa, nagsimula naman siya mas mababa sa 5, naging 4, tapos nagdadagdag ng 5, ibig sabihin, 5n minus 1 naman. Okay? So, ganun siya. So, pag parang nagpa-plus, tawag nila dyan, arithmetic sequence. No? Pero hindi naman laging lahat arithmetic sequence. Maring ding nagma-minus, arithmetic sequence din yung minus. Pag nagmumultiply naman, geometric sequence naman ang tawag nila doon or nag-divide. No? Parang gano'n. So, ganun lang pag yung tinatanong sa akin nung nakaraan sa module. So, ganyan yon. Bakit nagkaroon ng plus 2 o kaya minus 1? Okay? So, ganun lang siya mga. Okay. So, magbigay tayo ng halimbawa ng ibang number pattern or number sequence na ano, na hindi naman parang nagpa-plus. No? Hindi naman. Hindi naman laging palagi-lagi eh nagpa-plus. Halimbawa. Yan. Halimbawa, meron tayong example na pattern. 1 4 9 naging 16. Tapos naging blank. Ano raw yung blank? Iisipin mo, mag-add ba ito? 1 and 4. Kung addition, parang plus 3. No? Eh, 4 plus 4 naging 9. Eh, plus 5 naman yun. Tapos, 9 naging 16. Para naman siyang plus 7. No? Doon nakakakita ka na ng pattern, ano? 3, 5, 7. O ba, meron din. May possibility ka. Kaya lang, hindi pare-parehong number yung nakukuha mo. Parang tumataas siya. No? Parang tumataas. Okay? So, ganun. Meron ka na makikitang pattern din. O, alam nyo na ba kung ano yung nandito? Okay. Kung may sumagot ng 25, correct kayo. Kung titingnan natin yan, mula 16 papuntang 25, ilan? 9. 3, 5, 7, 9. Nakikita nyo ba yung pattern, mga anak? Okay. So, ano yung masasabi natin sa pattern na yan? Kapag ganito, mga anak, masasabi natin na ito ay product ng square ng number. Product ng square of a number. Halimbawa, itong 1. Itong yung counting number natin ay 1. Yan, 1. 1 times 1. E di 1. Tapos 2. 2 times 2. 4. Tapos 3. Mumultiply sa sarili. 3 times 3. 9. Kaya nakuha yung 9. Tapos yung 16, paano nakuha? 4. 4 times 4. 16. Ganun siya. No? And then yung 25, paano nakuha? 5 times 5, 25. So, may mga sequence na ganyan.
Hindi naman palaging parang nag-a-add ng iisang number. So, dapat medyo maging malikhain tayo. Medyo, sabi ko nga, diba sa, ano, sa objective ng mathematics, maging ano tayo, critical thinker and problem solver. Yung dalawa na yan, dapat ma-possess natin. So, saktong-sakto yan dito sa ating topic na end term of a sequence. Kasi mapipilitan tayong maging critical thinker at maging problem solver. Na hindi lang tayo naka-steady sa isang pattern. Hindi, pwedeng mag-iba-iba yan. So, ganyan lang ang end term of a sequence. So, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Sana sa maikling paliwanag na ito ay meron kayong natutunan tungkol sa end term of a sequence at paano mag-formulate ng formula. Okay? So, maraming salamat po sa inyong oras at higit sa lahat. Maraming salamat sa Diyos sa kanyang kaloob ng mga karunungan. Hanggang sa muli, paalam na po.